Hi guys! Ngayon magluluto naman tayo ng pinakbet na may kangkong. Dito meron tayong pork, kalabasa, sitaw at ampalaya, okra, and then yung ating stem ng kangkong at yung leaves ng kangkong. Meron din tayong eggplant or talong, and then onion, garlic, and tomatoes, and then ang ating sili at ang ating bagoong na isda. So ngayon mag-start na tayo. Ito yung ating pork. Ilalagay ko siya sa isang pan. Mainit na yung pan natin, pero hindi ko siya nilagyan ng oil kasi yung ating pork ay mataba. So, pamamantikain lang po natin ang ating pork. And guys, nasa high heat po ang lakas ng ating apoy dito. Kaya babantayan po natin mabuti. Ayan guys, haluin na natin mabuti. Kasi yung ilalim niya nag-caramelize na. Huwag po kayong mag-alala, hindi po yan sunog. At this point, pwede po kayong magdagdag ng oil kung gusto nyo. Pero ako po, hihintayin ko lang na lumabas lahat ng oil sa ating pork. So ayan, lumabas na lahat ng oil sa ating pork. Ngayon naman, magsosaute na tayo. Isaute natin ang onion, garlic, and tomatoes. And guys, dapat po mahina na ang ating apoy kapag tayo ay magsosaute na para hindi masunog ang ating garlic. Again guys, huwag kayong mag-worry dyan sa brown thing na nakadikit sa ating pan dahil maya-maya lang mawawala na yan. At yan ang magbibigay ng flavor sa ating pinakbet. At ngayon naman, ilagay na natin ang ating kalabasa. And then, takpan natin ito sandali. Hayaan lang natin muna na maglabas ng water yung kalabasa natin. So, ayan. Naglabas na siya ng konting water. Ngayon, lalagyan natin siya ng bagoong. Yung half lang ng bagoong natin ang ilalagay natin. Para lumasa na siya sa ating kalabasa. At ngayon naman, lagyan natin ng konting water ang ating pinakbet or itong ating kalabasa, and then takpan lang natin. So guys, isimmer lang natin for 30 seconds yung ating kalabasa at pagkatapos i-add na natin ang ating ampalaya at sitaw.
Lutuin lang natin siya ng mga 30 seconds guys kasi ayaw naman natin na ma-overcook ang ating mga gulay. And then ngayon naman ilagay na natin yung ating talong. And then haluin lang natin sandali tapos ilagay na natin yung ating natitirang bagoong. And guys, pwede rin kayong gumamit ng shrimp paste o yung bagoong alamang. Ngayon guys, depende na po yun sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyong bagoong sa inyong pinakbet. At ngayon naman, takpan na lang natin muna uli ito at lutuin natin yung talong natin for 30 seconds. And then ngayon, ilagay na natin yung ating okra at yung ating stem ng ating kangkong. Pwede rin po kayo mag-add uli ng water kung gusto nyo. And then i-cover uli natin for 30 seconds. So after 30 seconds, haluin muna natin sandali. And then pagkatapos nating mahalo, ilagay na natin yung ating kangkong leaves. And then, takpan uli natin ito at lutuin natin yung ating kangkong leaves for 5 to 10 seconds only. Oo nga pala guys, nakalimutan kong ilagay yung ating sili. Pwede nyo na siyang isabay dun sa ating kangkong leaves. So ngayon guys, pwede na nating i-off ang ating flame at huwag na po nating haluin ang ating mga veggies at baka madurog pa ang mga ito. So ayan guys, luto na ang ating pinakbet. So thank you guys for watching. I hope you like it and until next time, bye!